Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Kung makausap natin mga kaibigan, si Governor Jose Alvarez Chavez, ang El Nido, ang Coron, Palawan, bukas na ho yung kanilang turismo. Tama, December 1. At nagsend ho sa atin si Mayor Marjo Reyes. At bukas, ikapin ho natin makausap siya. Ito, speaking of Palawan, ating kausapin mga kaibigan, si Second District Board Member Ryan Maminta. Board Member, magandang hapon si Carex Kayanong sa DZME. Magandang hapon po, Carex. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ninyo sa programang Target on Air sa istasyon ng DZME. Apo, at magandang hapon po. Salamat po, board member. At ilan po municipality ang consisting ng second district ng Palawan, board member? May walo po kaming munisipyo sa second district. Mm-hmm. At kapag nagkaroon po ng paghahati ng Palawan sa tatlo, apa, kami po yung bubuo ng tinatawag na probinsya ng Palawan del Sur. Apa, at simula sa south po ito, sa south. Apa, at nung last week nga, aming nakausap po dyan si Governor JCA. At ano po yung pangunahing kinabubuhay o livelihood ng residente ng 2nd District, board member? Ang pangunahing kinabubuhay po dito, Carex, ay agrikultura, pangisdaan, mayroon ding namumuhay na, galing sa mga forest products kasi mayroon kaming mga indigenous peoples dito. Mm-hmm. At yung second district po, ito rin yung host ng isa sa mga pinakamalaking minahan sa buong bansa, yung sa may Rio Tuba. Mm-hmm. Karamihan po ng mga kababayan namin ay nasa industriya ng agrikultura at pangisdaan. Apo, at update po dito sa resolusyon, kaugnay ho din sa pagpasa sa temporary suspension of tricycle ban sa highway ho ng Palawan. I-detalye nyo nga, board member. Opo, Carex, kasi mayroong inilabas na kautosan sa buong bansa ang Department of Interior and Local Government. Apa? Na talagang higpitan na nila at magsisimula na sila ng implementasyon ng banning ng lahat ng tricycle sa national highways. Mm-hmm. So kami dito sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Palawan at sa buong Palawan na rin, kami po ay tumututol doon sa dagdagang pagpapatupad nito. Apa? Sapagkat maapektuhan po nito yung ekonomiyang pagdalaw at yung transportasyon ng aming mga kababayan. Kasi nga, ang buong Palawan po, lalo na yung second district, ay ang tanging mode of, or highway na dinadaanan ng mga transport vehicles ay national highway. Apa? Papunta sa mga barangay, sa mga communities at sa lahat po ng mga lugar halos. Bibihira po yung alternate routes maliban doon sa mga
kabayanan o yung mga poblasyon na tinatawag. So, kapag ito po yung in-implement dito sa amin, lalo higit doon sa mga malalayong barangay, ay halos wala na pong masasakyan na pampubliko yung aming mga kababayan at maapektuhan po talaga yung kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Palawan at sa ikalawang distrito. Apo, at update po dito sa isinusulong na kauna-unahang Philippine Coast Guard Academy sa bansa, tatayo ho sa Palawan? Isa pa rin yung correct sa mga isinusulong namin at ninanais namin, lalo't ang Palawan ay isa sa mga pinaka-safe na lugar, kung hindi pinaka-safe na lugar sa buong Pilipinas. Dahil kami po dito ay halos hindi din nadaanan ng bagyo at walang mga lindol na nangyayari. At kami rin ay facing sa West Philippine Sea, lalo din yung bahagi na iniendorso namin na doon itayo yung Philippine Coast Guard Academy. Kami po ay nagpasa ng resolusyon na sinusuportahan yung pagsusulong ng Coast Guard, Philippine Coast Guard, na dito na sa Palawan ilagay yung isang akademya na katulad ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy. At upang magkaroon na ng talagang akademya ang buong Coast Guard dito sa buong bansa. Apo, at kamusta ho ang recovery effort sa turismo ng 2nd District ng Palawan sa pagbangon ho ng ekonomiya sa gitna ho ng pandemya? Maayos naman po dahil ngayon ay halos sumasabay na rin kami doon sa ginagawa sa northern Palawan o sa First District katulad ng El Nido at ng Coron at ng San Vicente. Paunti-unti po binubuksan na yung mga tourism destinations dito sa South. Kasi yung kalimitan pong gawaing pan-turismo dito ay yung tinatawag na falls waterfall chasing. Tapos yung nature hiking, pag-akyat sa mga kabundukan. Pero naman po sa may parting Balabac, kapag ito ay na-develop na, ito ay halos kahalintulad ng Boracay at ng bayan ng El Nido at ng Coron na maraming mga white beaches. So, sa tingin po namin, dapat sumabay na rin kami kahit paano kasi mayroon kaming ngayon na quarantine na doon kami sa tinatawag na local yung ginagawa ng mga local, sila lang ang nag-decision at yung quarantine protocol ay nandoon pa rin sa MGCQ. Apo, at kanina bago ho namin kitawagan, sabi ho ng aking segment producer, meron daw kami nakausap na Congressman Maminta. Meron ko ba kayong kamag-anak na Congressman Maminta? Wala naman po. Kung wala, dapat magkaroon ng Congressman Maminta sa Palawan. Kung nanaisin po ng mga kababayan natin. At isa sa magiging kabahagi tayo ng kongreso ay bakit hindi. Pero siyempre, ang at the end of the day, mayroong mga usapin sa politika na kung saan sa pamamagitan ng partido apa? At ng pamunuan ni Governor Jose Chavez Alvarez ni GovGCA ay ang pagdidesisyon ay inaayon doon sa magiging takbo ng partido at higit sa lahat ng mga kababayan natin. Apo, at kami nagpapasalamat po Board Member Ryan Dagsa Maminta, 2nd District ng Palawan Province. Siguro sa susunod na tawag namin kay nasa Batasan na dyan sa Quezon City. Salamat po, Carrex, at maraming salamat po. Mabuhay po kayo at magandang hapon po sa inyo. Yan ang tinig mga kaibigan ni Board Member Ryan Maminta, 2nd District ho ng Palawan Province. Ang bahaging ito ay atin sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.